siyang kayang ibigay and yung sa mga skills niya, pwede kang mapabalik, like Diggy. Alam mo yun, yung parang hinihila ni Diggy yung mga kalaban pag okay, okay. Diba, pagka yung string niya. So for the second skill to, tignan natin muna na ang ating PES Esports versus Onyx PH para sa ating game number 2. 1-0 lead para sa kanila. On red side dito ang Onyx PH na Team Flicker pa nga sila dito. Oh my V for the Atlas. Kun naman sa Esmeralda, Krisha sa kanyang carry. Jay for the Louis and Yuki sa X-Board. Yun, para naman dito sa side ng Peso Esports, Solenia para dito kay Selena. Mm-hmm. Ask you to para dito kay Hylos Ming on that Uranus Kosei sa kanyang Thams and there goes Void for that Lancelot once again. Nako, ito na nga mga kaibigan, ang pagbalik ng Peso Esports for this one. Onyx J, Flicker out agad kasi alam niya na pwede siyang mapatay doon. And ito na nga yung aggression na kayang ibigay nila. Mukhang papatay na. And kukuha na nila yung kalamangan nila na dapat naman daw sa kanila. So 1-0 lead agad in favor of Peso Esports. Naku, nakakuha pa nga ng orange buff dito for the Lancelot. So katulad na sinabi natin, mas maganda, mas maaga, mas makapag-farm sila. Mas ito na yun. Maganda yun. Oo, ito na nga yun. So, ito na yun. They're pulling it off. Talagang nagiging agresibo yung Peso Esports early phase in the game. And talagang non-stop pressure yung kailangan nilang ibigay for them to pull off this kind of draft. Masakit ang damage, oh. Nako po. Diyos ko po. Pagka talagang sinalo mo yung mga binabato na sayo, may chance ka mapabalik. So, huwag mo na lang saluhin, i-dodge mo na lang o kaya huwag na lang kayo masyadong lumaban. Pero yung paggamit naman ng Louis dito is pwedeng panggulat sa gangbang. Alam mo yun, magugulat na sila, may tatlong player sa bush. So, kailangan lang din, alam mo yun, i-boost check o face check ng Peso Esports to. And kung sakali man, mabibigyan at mabibigyan talaga sila. Pero speaking of bigayan, mukhang papatayin pa nila ang isa dito sa Onyx PH. So, 2-0 agad for the Peso Esports. Aba, aba, okay nga to mga kaibigan ha. Well, eto na, nagpapakitanggalas na nga dito yung Peso Esports mga kaibigan. Diba? Kasi kung hindi naman talaga nila gagawin to, baka mabehind din naman sila. Which is, kita mo yun, nakapag-adjust agad sila in just a game. Yun. In just the first game. Diba? Yun lang yun eh. Nakapag-adjust na naman sila dito, tignan natin kung mapupull off ba nila ng diretso. But with that said, coming from Jay, good deny dun sa gank na gustong gawin ng Peso. Napabalik talaga. Talagang kailangan nilang umalis kasi kalagitnaan na yung buhay nila dito. So, Lancelot, kailangan niya kumuha ng purple buff or the blue buff para naman sa kanya. Samantalang si Solenia dito, level 4 na lang din naman. Magandang yung ginagawa niyang words lang para syempre mas magkaroon sila ng vision. Syempre dito wala namang words sa ML eh. Pwede maging words lang is the Beasel trap tapos yung trap dito ni PNK. So yun lang yung mas magiging maganda sa kanila. Pero ito nga, falling stock muna, ibigay agad ni Kun. Nasaksak pa nga din dito, nasta ng bahagya. Pero oh my V, level 3 lang naman. Mukhang mabibigyan, revitalize na. Ibigay mga kaibigan, Kun laban kay Solenia. Pero kailangan pa rin umalis ng tropa dito. Level 6 si Kun. Samantalang level 4 lang din naman. Pero Abyssal Arrow, tinamaan pa dun. And patay. Aba, kinikilip na yung mga Peso fanboys. Kita mo naman yung 4 pesos na po sila. Ayan, di ba? 4 peso na ang Peso Esports mga kaibigan. Arrow is here, but I guess matigang pa si Kona dun, si Kosei dun, si Thams na mabigyan. So ito yung magandang ginagawa ng Peso Esports ngayon. As early as possible, kinukuha nila lahat. And nabibigyan nila ng pressure yung Onyx PH. So magiging maganda to for them. So ituloy-tuloy lang nila, especially Lancelot. Pag alos lahat sila, parang may kill na. Hindi, si Solenia pala, wala pang kill. Pero nandun siya every time na magkakaroon ng clash. So meron siya ng assist dun na dalawa. Tignan natin kung sino nga bang makakuha ng Cryo Turtle for this time. No. Makukuha yun ng Peso Esports. Ang ganda ng objective take yung mga clash na ginagawa ng Peso Esports. Kahit minsan nagro-rotate sila tapos wala silang casualty na nakukuha. Okay pa rin kasi nakukompensate nila by the next clash meron silang matitake. Tama ka dyan. So for this one, nakakuha na agad. Pero last insanity na ibigay dito sa mid lane. Mukhang papasukin pa nga. Fatal Next was being connected. Tinamaan ng Abyssal Arrow yung isa doon na. Pero wala pa rin sapat na damage. Glorious Pathway ang naibigay. So 1-0 ang nangyari dito sa side ng Peso Esports. Oo, mahusay pa din mga kaibigan. Wala pa tayo nakikitang ganun kabumi na teamfight wherein 5v5 talagang mabigat ang bakbakan. Isa-isa lang yun. Oo, kumbaga 3v3 casual lang na clash ganun. Casual na meeting sa river or yung pag-abante ng Peso Esports. Pero hindi pa natin nakikita talagang nagiging
aggressive yung Unique PH. At the moment, they're very defensive. Mm-hmm. Tama so, ka naman. Kita natin. So, nako po, tignan natin dito si Kreisha. Ito din yung kailangang bantayan ng Unique PH sa Christ. Pagkakataon na to. Yung carry. Kasi, oh. Alam mo yun, kaya, yes, medyo malambot nga naman yung carry. At pag nalapitan ng Lancelot, eh, pwede niyang i-burst down. Pero ang problema, pag napabayaan ni Lancelot na maka-free hit ito, or mapabayaan ng mga tanks nila na maka-free hit yung, alam mo yung carry, mahirapan sila dyan, mabibigyan at mabibigyan. Pero malaki ang kalamangan ng ano ngayon, ng peso, dahil nga medyo level gap yung mga tropa. Level 8 lang si Kun, level 10 na si Void dito. So nagiging maganda ang takbo ng laro for the Peso Esports. Kailangan nila tong ano, kailangan nilang maging consistent dito. Kasi kung yung pressure na ina-apply ng peso kanina, hindi na ganun yung level na pressure na binibigay nila ngayon, eh baka naman makahinga na maigihan itong carry. Pero wait, Ming, oh. The creep cut here? Nako, kinaano lang, inunahan lang para umadvance lalo yung mga minions niya. Pero ito si Ming, kung kailangan, i-contest ata, mukhang abisa laro, ibibigay, hindi na nga lang din, ayun, naibigay, pero hindi sapat. Parang nga naman na matamaan dito, medyo madulas ang kanyang balat dito. So, naku po, na-secure pa nga ni Kun yung blue buff para sa kanya. Pero turtle, open na rin, tingnan natin kung sino mga kuha, mukhang magko-contest na at mukhang magkakaroon na ng bakbakan. Pero abisa laro, nag-connect dun sa isang Esmeralda, revitalize, naibigay naman din, pero Atlas with that fatal links. Naku po, medyo naging maganda nga naman yun para sa kanila, pero Void buhay pa din sa pagkakataong ito, and nagbibigay po siya ng damage, makakataas nga pa si parang Onyx J, nakataas yung dalawa sa players ng Onyx PH, kun na lang ang natira. Level 11 pa nga rin siya dito, pero paano nga naman ba makakatakas ang isa? Pero Krisha, free hit sa bandang gilid, medyo rin masakit ang kanyang damage sa kayang ibigay. Abisa laro, nag-connect dito, pero hindi na lang din gawin ni Sulenya. Sabi ng Peso Esports, kumuha na lang tayo ng objectives. Pero Yuki, laban kay Ming, mukhang nagtawag ng backup dito. J pa nga for the backup, true damage na yung sinasalo dito ni paring ano natin, Ming. Alako po, Yuki, mamamatay pa nga ata dito sa bottom lane. Okay, natin. Okay. Very nice tower dive, but still he'll be finished off by Louie at the moment. Pero ang ganda ng ginagawa ngayon dito ng both teams kung tutusin. Pero Solenia might be locked out here sa may top lane and he's dead sa kamay nitong si Esmeralda. Ang balita sa game number 1, nanalo po yung Onyx PH with the dominant, tawag dito, dominant way, yan. Pero Anskid Frevs dito sa may mid lane, susubukan pumalag. Oh my Venus, pero RKO para sa'yo, kahit mag-isa, papalag naman kami sa'yo. That's going to be Onyx PH taking a kill. And slowly but surely, Onyx PH is catching up. No, yung ginawa dito na Fatal Links, papalayo dun sa Glorious Pathway na naibigay, naging maganda nga yun para sa kanila. Pero kasi dito, lalapan sa dalawang players, Krisha free hit lang sa bandang gilid. Pero Onyx J, nanganganib na mapatay dito, at yun, napatay pa nga rin. So 1-for-1 trade, pero Peso Esports hindi pa rin tapos, mga kaibigan. Hinahanap nila si paring Krisha, hindi natamaan, pero nabigyan ng triangulo, halos lahat ng mga skills nila hindi tumama dito. Pero eto na nga, na free hit lang siya doon nung isang Lancelot. Oh my V, tatakbo laban sa tatlong players, pinakawalan ng kanyang takoyaki. Pero yun, nakatakas pa nga rin. Pero bottom lane, medyo delikado yan, medyo kapal din yung mga minions dyan. Good play na din naman yun for ano, for Peso Esports. Like what I have said, kung titigilan nila yung pressure na ginagawa nila, baka mayari sila. Pero at the moment, tinutuloy naman nila yun. They're trying to dish out some damage for the course of Onyx PH. Mm-hmm. Pero oh my Venus talaga, may kakunata na din eh. Nadadama na. Nadadama na siya dito ng Peso Esports. Grabe yung pag-absorb niya ng mga incoming damage. Diba? Tama ka dyan. And ito na nga mga kaibigan, si Void kailangan niyang umalis, pero medyo puno yung mga damage na. Setupan pa nga with that fatal link. Sino nga ba makakuha ng Sanctuary Lord? Turtle has been slain dito, pero oh my V, mukhang mapapatay pa doon sa pangalawang clutch na yun. Pero oops, teka lang, hindi pa tapos ang laban mga kaibigan. May Esmeralda pa rin dito, pero wala na masyadong damage sa kayang ibigay yun. Bottom lane rin naman natin, eh medyo steady goalty lang ang mga tropa. Bisa laro na ibigay, pero hindi natamaan. Nasundot pa nga, mukhang reversal ng mga tropa dito. Pero Kun, mukhang buhay pa sa pagkakataon. And Holy Crystal for the Esmeralda. Pero so, okay habang, lahat, habang lahat na nangyayaring yun, itong si Uranus staying on the top lane, pressuring the tower, will it be destroyed? Gusto niyang kunin, pero iikutan na siya ng dalawa, so sisibat na lang siya. Ganda nung ginagawa ng Peso Esports, ha? Sobrang ganda na ginagawa nila. Hit and run sila, nag-hit and run sila, makakuha silang objective, makapag-pressure sila ng heroes, back na lang. Mm-hmm.
At least ngayon, sinisecure na. Oh, secure na, secure na. So, maganda nga, katulad sinabi mo, yung pagkakamila nila ng game number 1, inaayos na agad nila for the game number 2. So, good state din talaga ito, mga kaibigan. Pero, uy, natanggalan ng Firaga armor agad Yuki. Si Yuki. Mukhang nakapag-flicker out para hindi matikman ang damage na kayang ibigay ng Lancelot na yon. Pero, kailangan pa rin nilang bantayan dito yung ano yung carry kasi iba pa rin niya. Pero, ito na nga, Glorious Battery na ibigay pero nakapag-flicker out din naman. Phantom Step para sa kanya. Pero, boom, tinamaan dito na free hit pa nga. Onyx Jay. Pero uy, teka lang mga kaibigan, hindi pa rin tapos sa kanilang laban. Double kill dito para sa isang Thames. Meron pa ngang isang dun, nandun sa top mga kaibigan, si Kun. And then sa laro will connect dito sa kanilang ano. Pero mukhang lalaban to sa tatlo. Medyo makunat din naman siya. Lalaban siya mga kaibigan. Punong-puno ang buhay niya mga kaibigan. And that one. Papalagpan naman ako. Pero ito na nga si Kun. Nahabol pa rin siya dyan. The arrow did connect coming from Solenia. Itong si Kun, apakakapal ng buhay niya. Pero sinusunog na nga si Ashkin forever. He's down. Unstoppable itong si Esmeralda. Siya yung nagiging life support ng Onyx Peach. At the moment, double kill as finishes off Selena. So, Uranus coming from behind. Yuki is being targeted. Meron pa immortality. Apat laban sa isa. Wala daw makunat sa apat kaya ako magbaback. Kaso nga lang, lalaban din naman. Susugod. Pero eto na mga kaibigan. All in coming from Onyx PH. I think, this is my own opinion. Onyx PH might try to come back in this game. Pero Christ, it'll be taken out here by Lancelot. They're not yet done. Pero I guess, Onyx PH will try to stop now and get some farms, go back to the basic way, di ba? Back to basic muna tayo. Buha mo yung objectives, pero eto na naman, ang Glorious Pathway na ibigay na naman, mga kaibigan. Uy, eto na naman yung damage na kayang ibigay ni Kun. Godlike na nga rin siya dito, mga kaibigan. Void will go down, dalawang na lang ang natitira. Abi sa laro, nag-connect, pero buong-buo, nagluta tayo ng kanyang buhay. Ay, naku po, grabe naman yun. Pinutok na, legendary. For the side of Onyx PH, grabe. Hindi pa tapos, meron pa nga. Tinuloy-tuloy, grabe naman yung Esmeralda doon, sir. Ala, wala kang kalaro. Grabe naman yun. Parang dilap ng mama niya, pero wait lang, grabe yung pinakita doon ng Esmeralda, mga kaibigan. Galit na galit, gusto mo nakit? Totoo. Kita mo naman punong-puno yung buhay, punong-puno yung shield niya. So, Ayan, lalaban. Lalaban at lalaban pa din naman. Mag-fail man or hindi man maging angat yung damage dito ng isang carry or mapitas man siya, sisiguraduhin naman ng Onyx PH na may backup damage sila. Which is the Esmeralda. Now. Grabe naman mag-ipon to si Kun. Mm-hmm. Oh, get a guy like Kun, mga kaibigan. Kayo pa lang nag-iinvest na para sa inyong mga anak. Yon, dahil. Ngayon pa lang bubuo na lang bayad lupa. Speaking of bayad lupa, item check tayo direct for dun. Ayan, check natin mga kaibigan. Almost complete, mga kaibigan. So, eto na nga, sa bottom lane, nakapatay pa rin sila. Last Insanity, naiputok na rin naman. Pero mukhang pangalawang buhay na naman to. For Kun, Abyssal Arrow will connect dun sa isang player dito na Onyx PH. Pero, nag-charge na naman si paring Kun dito. Mukhang papasukin na kahit sa loob. Wala siyang pakialam kahit pamaan siya dito ng Abyssal Arrow. Pero okay lang naman. Mukhang eto na nga, nabigay yung Fatal Links. Nag-connect pa nga rin sa kanila. Crecia din. Naku po, mukhang okay na okay. Pasa okay yung binibigay nila dito. And Peso Esports nahihirapan naman sa kanila kung paano nga ba nila i-defend itong Sanctuary Lord na ito kung pinasok na sa loob. And the game number 2 will go to Onyx PH.